Praise the Lord. Dakilan at mapagpala namin ang mga Diyos na makapairan sa lahat sa pangalan ni Jesus. So, at panalangin namin pong minamahal, ginagal, ebanghilista, ulit sa Almeda. Minsan ang pamalapin kayo pinagpupuwi. Nagpapasalamat, malapin sa paglangis at paggabay sa bawat yugto na himbalang nagawain sa gabing ito. Malapin sa maraming pong salamat sa pagkilos ng Santong Espiritu. Malapin ang Jesus. Hallelujah. Malapin ang dito po kami ngayon sa pakikinig, pag-aaral ng himbalang salita. Malapin ang Jesus. Kami po humingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala na nagawa namin sa iyo sa mukha ng sumpungan. Sa iyo pong kahinaan na kukunan nagkakamali, patawarin mo ang batas sa amin. Mahal na Panginoon, ano ang aming naisip na salita na ikilos, hindi po kaya sa iyong harapan. Patawarin mo ang bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, ganyan din po ang abang lingkod sa ganang akin. Wala akong magagawa. Tulungan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw po, mahal na Panginoon, maglagay ng salita na aking ipangangaral sa gabing ito. Mahal na Panginoon, lakipan mo po ito yung pag-ibig at kapangyarihan. Ito aming samot panalangin sa matamis makapera ng pangalang Jesus sa dalang malapasor. Aming sinasaway lahat ang uri ni gawa ng kaaway lang ng hadlang ang belief and doubt. Cast out right now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At bago ang pong lahat, mga minamahal, aking munang pinapaabot ang aking pong mataas na papuri, mataas na pagsamba, pagdakila, walang iba kundi sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At doble pong paggalang pagbati sa ating pong minamahal, iginagalang ebanghilista, Wilde, Stada Almeda, sa kanya pong mga beloved children. At ganyan din po, hindi po natin makakalimutan turot aral na iniwan sa atin ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved brothers and sisters, sa ating pong mga beloved preachers, at sa lahat po na ating pong live Facebook viewers, YouTube viewers, magandang gabi na po sa inyo pong lahat, mga minamahal. Hallelujah. At tayo rin po ay bumabati ang ating pong greetings sa our beloved Bishop Elipas Mitugo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We are so blessed and happy that you're here again in our church service today in Houston, Texas. Hallelujah. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po ay nandito po sa pag-aaral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ating pong ihanda ang ating pong mga banal na kasulatan. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong panahon, mga minamahal, ay napakainit. Amen. Praise the Lord. At sana po, mga minamahal, kung gaano po kainit yung ating pong panahon ngayon, ganun din po tayo kainit sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Sana po, mga minamahal, tayo po ay lalong magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang po yung panahon natin ang mainit, kundi tayo po mga Kristiyano, maging mainit po tayo sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Dahil tayo po ay nasa mga huling araw na po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya kung hindi po tayo magpapakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay madaling maagaw ng kaaway. Amen. Madali po tayong malinlang sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil ang ating pong kaaway, hindi po natin ito nakikita. Ito'y walang laman. Ito'y walang dugo. Amen. Kaya ang kinakailangan po natin, mga minamahal, ay tayo po ay laging on fire sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay hindi maisahan po ng kaaway. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong basahin yung ating pong unang verse, 1 Peter chapter 5 verse 8. Amen. Praise the Lord. And First General Epistle of Peter, chapter 5, verse 8, the Bible says, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour." Amen. Dito sa mga Unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 8, ito pong sinasabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang iyong kalaban na diablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala na umahanap ng masisila niya. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ano pong sabi ng ating pong banal na kasulatan, mga minamahal? Be sober, be vigilant. Ang ating pong title, mga minamahal, be vigilant. Amen. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal, ay magbantay sa ating pong kaligtasan. Dahil magmula nang tayo po ay nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon,
tinanggap natin siya bilang Diyos at hari ng ating pong buhay. Nagpabautismo sa kanya pong pangalan, mga minamahal. Tayo po'y ginawang tunay na anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo binigyan ng kaligtasan ng ating pong mahal na Panginoon. Doon po nag-umpisa na tayo po magkaroon ng kaligtasan, mga minamahal. Pero ang ating pong kaaway na Diablo, ito po'y gusto niyang kunin sa atin, bawiin sa atin, mga minamahal, dahil ayaw niya na tayo po'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ang sabi ng ating pong banal na kasulatan, dahil daw po ay magpigil, dahil daw po ay magpuyat o mag-iingat tayo, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod. Hallelujah. Mag-ingat po tayo sa mga bagay. Pigilan natin ang ating pong mga sarili na huwag gumawa ng mga bagay na hindi po nararapat o kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang target po ng kaaway ay yung mga Kristiyano, mga minamahal. Amen. Yung mga unbelievers, hindi na siya nakikialam sa mga ganon, mga minamahal. Ang kaaway po, ang target niya, yung mga Kristiyano, lalo na yung mga maiinit na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung po ang target niya. Kung paano po tayo naglilingkod, mga minamahal, nagsusumikap tayo na masunod ang kalooban ng ating pong mahal na Panginoon, ang Diablo, nagsusumikap din, mga minamahal, nagdo-double time din po. Hallelujah. Upang maagaw yung kaligtasan natin, mawala yung pananampalataya natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sabi ng ating pong banal na kasulatan, tayo daw po, mga minamahal, ay magpigil at magpuyat. Amen. Huwag po tayong matutulog sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dapat lagi po tayong gising. Hallelujah. Huwag po tayong patulog-tulog, dahil kung tayo po'y patulog-tulog, mga minamahal, tayo po'y madaling maagaw ng Satanas, mga minamahal. Tayo po'y madaling manlupaypay. Amen. Hallelujah. Dahil marami pong pamamaraan ang kaaway ginagawa niya. Ang mga pamamaraan ginagawa ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, ito po ay tayo po inilangin. Tayo po, mga minamahal, i-focus, ma-divert yung ating pong focus sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan po tayong mag-iingat tayo. Huwag po nating sabihin tayo'y matagal na sa paglilingkod. Kayang-kaya na natin, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Nandun po, dapat tayo po'y mas lalong magsumikap, mga minamahal. Tayo po'y lalong manampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lalo tayong lumapit sa ating pong mahal na Panginoon. Dahil kung tayo po'y malayo sa ating pong mahal na Panginoon, tayo po'y kayang-kayang agawin ni Satanas, mga minamahal. Amen. Pero kung tayo po'y malapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi ng ating pong mahal na Panginoon, Jesus, hallelujah, walang sino mang makakakuha sa atin, sa kamay ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, hallelujah, praise the Lord. Kaya panghawakan po natin, mga minamahal, yung ating pong kaligtasan, panghawakan natin yung pananampalataya natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na ito po dapat ay lalong lumago, mga minamahal. Amen, hallelujah, ating pong ipanalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na yung ating pong pananampalataya, hallelujah, ay maging kasing tulad ng apoy sa gubat, mga minamahal. Amen. Yung apoy sa gubat, mga minamahal, habang umiihip yung hangin, lalo lumalaki, mga minamahal. Amen. Yung apoy sa kandila, mga minamahal, na pag ito'y hinipan, namamatay, mga minamahal. Hallelujah. Ang ibig sabihin, mga minamahal, na ipanalangin natin sa ating pong mahal na Panginoon na dagdagan ang ating pong pananampalataya. Amen. Hallelujah. Na yung apoy, mga minamahal, ito po yung simbolo ng ating pong pananampalataya, na habang umiihip yung hangin, habang yung pagsubok bumabayo sa ating pong buhay, habang maraming mga pag-uusig, mga minamahal, lalong lumalaki yung ating pong pananampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Huwag pong maging apoy ng kandila, na pag yung apoy ng kandila, hipan na mamatay. Amen. Hallelujah. Ang ipanalangin natin sa mahal na Panginoon na lumaki ang pananampalataya natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mas lalong tumatag ang ating pong pananampalataya upang hindi po ito maagaw ni Satanas, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Dahil malapit na pong magbalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag po nating hahayaan na maagaw ito ni Satanas sa atin. Amen. Hallelujah. Anong sabi ng ating pong banal na kasulatan sa Book of Revelation chapter 3? Verse 11. Amen. Praise the Lord. Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Amen. Dito po sa Apokalipsis kapitulo 3 versikulo 11, ito pong sinasabi,
Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano pong sabi mga minamahal ng banal na kasulatan? Hallelujah. Siya po'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay. Ano yung panghawakan natin mga minamahal? Yung kaligtasan na ipinagkalob sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang huwag maagaw ninuman. Hallelujah. Ang kaligtasan na ito. Amen. Dahil napakahalaga ang kaligtasan. Huwag po natin itong gawing biro, mga minamahal. Hallelujah. Dahil kung tayo po ay mawala sa pananampalataya, mawala tayo sa paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon, sayang yung ating pong ilang dekada. Sabi ng ating pong beloved preacher kanina, maraming mga mananampalataya ilang dekada na naglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Kung tayo po ay hindi mag-iingat, tayo po, mga minamahal, ay hindi po magiging mapagpuyat, patulog-tulog tayo sa paglilingkod. Sayang yung ating pong pinaglingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Ito po'y maaagaw mga minamahal ng kaaway. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tayo po laging mag-focus po tayo sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil marami nga pong pamamaraan ang kaaway na gagawin sa mga Kristiyano upang mawala yung focus natin sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niya kung saan po tayo mahina, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang ating pong kaaway, hindi po yan natutulog. Amen. Lagi po yung naghihintay ng tamang pagkakataon upang tayo po ay malinlang niya, mga minamahal. Kaya sabi ng ating pong unang nabasa, mga minamahal, hallelujah, tayo daw po ay magpuyat, mga minamahal. Tayo ay magpigil dahil ang ating pong kaaway ay parang liyong umuungal, naghahanap ng kanya pong masisila. Amen. Tayo po yung target niya, mga minamahal. Alam niya kung saan tayo mahina. Kung saan tayo mahina, mas lalo doon tayo susubukin, mga minamahal. Masalo tayo doon tayo tutuksuhin ng kaaway. Amen. Praise the Lord. Kaya lahat naman po tayo may kahinaan, mga minamahal. Kaya tayo po'y patuloy manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y magsumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na ang kahinaan natin ito ay ito yung hindi maging dahilan upang tayo po ay mawala sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na yung ating pong kahinaan, ito po ay tanggalin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Laging tayo pong mag-focus sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong mag-focus sa mga bagay na makapanghihina ng ating pong pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Dahil dyan po, mga minamahal, yung kaaway tumitingin dyan kung saan tayo mahina. Amen. Praise the Lord. Katulad po ng isa pong yung kwento ng pusa sa kayong ibon, mga minamahal. Hallelujah. Na pag mawala yung focus natin sa ating pong mahal na Panginoon, tayo po ay malinlang ng kaaway, mga minamahal. Amen. Katulad po yung kwento ng pusa sa kayong ibon. Na yung ibon, ito po isang matalinong ibon, hayop, mga minamahal, matalinong hayop, kunting kaluskus mo lang, ito'y lumilipad. Amen, hallelujah. Itong pusa naman, gustong-gusto niyang kainin itong ibon na ito, mga minamahal. Kaya siya po ay nag-iisip ng paraan kung paano niya ito kakainin, kung paano niya ito malilinlang. Kaya tinignan niya kung saan mahina yung ibon, mga minamahal. Amen, nakita niya na yung ibon, mahilig siya sa mga uod. Amen. Kaya sinabi niya sa ibon, bibigyan kita ibon ng uod. Hindi ka na kailangang maghirap, maghahanap. Hindi mo na kailangang bumangon ng maaga upang maghanap ng ibon, ng uod para ipakain mo sa iyong mga anak. Ako na ang bahala. Itong ibon naman, mga minamahal, hindi nag-iingat. Kaya yung pusa, bigay ng uod doon po sa ibon, mga minamahal. Sabi ng pusa, mga minamahal, isang kondisyon lamang ang aking gagawin, ang aking hihilingin sa'yo. Pag bawat uod ibigay ko sa'yo, kukuha naman ako ng balahibo mo. Sabi ng ibon, napakasimple lang naman pala yung kondisyon nito. Napakarami kong balahibo, so walang problema. So bigay naman itong pusa, mga minamahal, yung ibon, kain naman ang kain ng uod. At tanggal naman ang tanggal, bawat duka tinatanggal, mga minamahal, hindi po namalayan ng ibon na tinatanggalan niya pala yung pakpak sa kanya, mga minamahal. Hallelujah. Isang oras, mga minamahal, napansin niya siya po'y hindi na makalipad, mga minamahal. Hallelujah. Hindi na siya makaalis. Kaya anong nangyari, siya po ay nakain, mga minamahal. Ganyan po ginagawa ng kaaway sa atin, mga minamahal. Kung hindi tayo makukuha sa biglaan, mga minamahal, hallelujah, kukunin tayo sa dahan-dahan ng kaaway.
Amen. Hallelujah. Kung hindi tayo makuha sa biglaan na tayo'y tatalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, gagawa siya ng paraan upang tayo po ay unti-unting mawala sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mamalayan na lang natin na tayo ay wala na sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan po nating mag-iingat, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Dahil napakahirap, hallelujah, ang maiwan sa pagbabalik ng ating pong mahal na Panginoon. Ngayon tayo nagre-reklamo kasi mainit, mga minamahal, sa ating pong panahon ngayon, mainit. Buti nga dito sa panambahan natin may aircon. At least may pamamaraan upang tayo po ay maginhawaan, mga minamahal. Pero pag tayo po ay napunta na doon sa emperno, amen, wala na pong ibang paraan. Wala na po tayong electric fan doon. Wala pati tubig dahil sa sobrang init, tuyo ang tubig, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kaya kinakailangan po nating magsumikap, mga minamahal. Patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong dumalo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong maging tamad sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan, mga minamahal, ang kaaway, gumagamit niya ng mga ibang paraan. Minsan, ginagamit yung ating pong mga loved ones. Tayo po, mga minamahal, ay inuusig. Minsan tayo po ay pinagbabawalang dumalo sa banal na gawain ng ating pong mahal na Panginoon. Hallelujah, lalo na yung mga loved ones natin na walang Kristo sa puso, yung hindi nakakilala sa ating pong mahal na Panginoon. Aking naalala yung ating pong bilabid kapatid doon po sa dako ng LA, mga minamahal, na siya po'y pinagbawalan ng kanya pong kapatid na dumalo sa banal na gawain ng ating pong mahal na Panginoon. Ang kapalit, hindi niya siya papadalahan ng pera. Amen, hallelujah. Pero ang ating pong kapatid, siya po ay nagpatuloy, dumalo sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hindi po siya nagpatinag, mga minamahal. Hallelujah. Siya po ay patuloy na dumalo. Hallelujah. Praise the Lord. Hanggang isang araw, mga minamahal. Hallelujah. Yung mga kamag-anak niya, kasama niya na rin naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Kaya tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay ating pong pangahawakang matibay ang pananampalataya na ating pong natanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating pong unang nabasa, tayo daw po ay magpipigil. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo magpupuyat. Amen. Hallelujah. Huwag po tayong magpupuyat sa cellphone, mga minamahal. Hallelujah. Magpuyat tayo sa paglilingkod sa ating mamahal na Panginoon. Magpuyat tayo sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay magpuyat, mga minamahal, sa pananalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa araw ng ating pong overnight prayer, mga minamahal, huwag yung cellphone ang ating hawak, mga minamahal. Hallelujah. Kundi samantalin natin ang pagkakataon. Hallelujah. Na nandito tayo naglilingkod, sumasamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dahil darating ang araw, mga minamahal. Hallelujah. Yung ating pong pagtitipong ito po'y ipagbabawal, mga minamahal. Kaya habang hindi pa ito bawal, mga minamahal, habang malaya tayong nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, walang sagabal, tayo po'y patuloy maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Samantalin natin ang pagkakataon. Amen. Hallelujah. Na tayo po ay malayang naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aking pong nakita dito po sa social media, doon po sa dako ng China, mga minamahal. Dahil pinagbabawal doon ang salita ng ating pong mahal na Panginoon. Sila ay sabik na sabik, mga minamahal. Hallelujah. Na makapag-sama-sama, makapagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung iba nagtatago, mga minamahal, sa kanilang gathering. Sila ay nagtatago upang sila ay hindi mahuli. Pero tayo dito, mga minamahal, hindi po bawal. Malaya tayo, mga minamahal, kaya samantalahin natin ang pagkakataon, mga minamahal. Amen, hallelujah, purihin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Minsan ang ginagamit ng kaaway, yung ating pong mga trabaho, mga minamahal. Amen, hallelujah. Minsan, hindi po natin mamamalayan, mga minamahal, na tayo'y napapalayo na pala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabihin natin, isang beses lamang tayong hindi dadalo. Minsan, hindi tayo makadala ng Wednesday service, mga minamahal, dahil sa trabaho. Amen, hallelujah. Kung hindi po natin ito bibigyan ng halaga, mga importansya, mga minamahal, dahan-dahan. Mamaya, Wednesday, hindi na tayo nakakadalo. Minsan, masusundan na yan ng Friday.
Minsan pati linggo, mga minamahal. Aleluya, mamalayan na lang natin na tayo malayo na sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan po natin, mga minamahal. Hallelujah, magsusumikap po tayo, maging matalino po tayo, mga minamahal, dahil ang kaaway natin, matalino rin po yan, mga minamahal. Hallelujah. Kung sa ganang atin, hindi natin kaya. Pero dahil kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito'y kakayanin natin, mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen. Hallelujah. Pero kung walang mahal na Panginoon, hindi natin kaya, mga minamahal. Makapangyarihan ang kaaway, mga minamahal, kaysa sa atin. Amen. Tayo lang po ay nagtatagumpay sa kaaway dahil kasama natin ang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya upang hindi po tayo malinlang ng kaaway, mga minamahal, upang hindi po tayo maisaan. Hallelujah. Dahil kung hindi natin binabantayan ang ating pong kaligtasan, ito po'y kukunin, maaagaw sa atin. Hallelujah. Katulad ng isa pong bangko, mga minamahal, may mga security guard nagbabantay upang hindi mapasok ng mga magnanakaw. Ganun din po tayo, mga minamahal. Pero kung yung mga security guard patulog-tulog, mga minamahal, hindi ginagawa yung trabaho, kayang-kaya nilang pasukin, mga minamahal, ng magnanakaw yung bangko, kayang-kayang pagnakawan ito, mga minamahal. Ganun din po tayo sa ating pong paglilingkod. Amen. Kinakailangan po tayong magbabantay. Huwag po tayong matutulog sa paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoong Jesus. Amen. Dahil ang kaaway natin, hindi rin po yan natutulog, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Ang target niya, yung mga maiinit na Kristiyano. Amen. Hindi nyo ba napansin, mga minamahal, nung hindi pa tayo Kristiyano, yung malayo pa tayo sa ating pong mahal na Panginoon, parang pinapababaya lang tayo ng kaaway, mga minamahal. Walang pag-uusig. Amen. Hallelujah. Yung walang mga spiritual na problema, wala po, mga minamahal. Pero nung tayo po'y nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, doon po, mga minamahal, nag-umpisa. Tayo po'y uusigin, mga minamahal. Dahil ito po'y pamamaraan ng kaaway, mga minamahal, upang tayo po ay tumalikod sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero sabihin ko sa inyo, mga minamahal, magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dahil yung mga pag-uusig na ito, mga pagsubok na ito, hindi po tayo exempted dito, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Lahat po na mga mananampalatayang mainit na naglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon, lagi po yung kasama po natin yan, mga minamahal, kakambal yan po ng isang Kristiyan na laging nandyan. Pero salamat sa ating pong mahal na Panginoon dahil yung mga pagsubok na yan, ito po ay nagiging benefit sa atin, mga minamahal, upang tayo po ay patuloy maglingkod, humawak sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Yung mga pagsubok na ito, hindi po ito ang magiging dahilan, mga minamahal, upang tayo po ay tumalikod sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo mag-focus lang, mga minamahal, pag tayo nandito sa panambahan, mga minamahal, wala tayong ibang iisipin, wala tayong ibang titignan, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong i-focus ang ating pong isip, ang ating pong puso sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating tignan yung mga bagay na makapagpapatisod sa atin, mga minamahal, dahil kung tayo titingin sa tao, talagang tayo'y matitisod, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Pero sabi ng ating pong banal na kasulatan, huwag tayong titingin sa mga bagay na makapagpapatisod sa atin. Ang titignan natin palagi ay ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Tignan natin kung paano tayo binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na dati-dati tayo po ay salot sa lipunan, mga minamahal. Hallelujah. Dati-dati tayo po ay maraming mga sakit, mga karamdaman na yung iba'y tinaningan na ng doktor. Katulad yung nagpatotoo kanina, mga minamahal, yung dalawang nagpatotoo. Yung isa, sabi niya, three years, taring ng doktor. Yung isa, yung brother natin, 3 months ang taning ng doktor, mga minamahal. Hallelujah. Pero sila po patuloy na naglingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Sila po hanggang ngayon buhay pa, naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging tayo rin dito, mga minamahal. Yung iba sa atin, walang kagalingan yung mga karamdaman. Yung mga ugali, mga minamahal, hindi talaga kaaya-aya sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nandyan yung mga bisyo. Hallelujah. Alak, sugal, sigarilyo, mga minamahal. Nandyan yung gamit ng mga masamang gamot, mga yung
Bawal na gamot, mga minamahal. Pero nung nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po'y inalis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating pong mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Sa gitna ng ating pong pagsubok, mga minamahal, sa gitna ng ating pong mga trials, yun ang ating pong titignan, mga minamahal. Hallelujah! Kung paano tayo binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Kung paano kuminos ang ating pong mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen! Pinagaling niya ang ating pong mga sakit karamdaman, mga minamahal. Amen! Tagapagmana pa tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! Hallelujah! Yun po ang ating pong titignan, mga minamahal. Hallelujah! Huwag yung mga bagay nakapamagpapahina ng ating pong pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Kaya ano ang ating pong gagawin, mga minamahal? Hallelujah. Dahil ang kaaway ay laging nandyan. Laging naghihintay ng tamang pagkakataon upang tayo po ay malinlang niya, upang mawala yung ating pong kaligtasan, upang kanya pong manakaw, dahil siya ay pumarito upang pumatay, upang pumuksa, at upang magnakaw. Yung po ang trabaho niya, mga minamahal. Hallelujah. Pero kung tayo po'y laging nakafocus yung ating pong attention, yung ating pong isip-puso sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hindi po yan magkakaroon ng pagkakataon ng kaaway upang tayo po ay kanya pong masila. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya anong ating pong gagawin, mga minamahal? Sabi ng ating pong banal na kasulatan, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, and Hebrews chapter 12, verse 2. Amen. Praise the Lord. Can you please read our two verses? 1 Thessalonians 5:17 and Hebrews 12:2. Amen. Praise the Lord. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, the Bible says, pray without ceasing. Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog po, dito po sa mga taga Thessalonica, kapitulo 5, versikulo 17, magsipanalangin kayong walang patid. Dito po sa Hebreo kapitulo 12, versikulo 2, pong sinasabi. Ito pong sinasabi. Namasdan natin si Jesus na gumawa. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat pong magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po yung sikreto ng mga mananampalataya, mga tunay na Kristiyano, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng ating pong nabasa, pray without ceasing. Amen. Patuloy tayong manalangin, makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang kaaway, upang tayo po'y malinlang niya, mga minamahal. Hallelujah. Lagi tayong manalangin sa ating pong mahal na Panginoon. Lagi nating i-focus ang ating pong isip sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At higit sa lahat, mga minamahal, lagi tayong titingin lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po, mga minamahal. Hallelujah. Dalawang sikreto, mga minamahal, upang tayo po ay hindi malinlang ng kaaway. Lagi tayong manalangin sa ating pong mahal na Panginoon at lagi lamang tayong titingin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Dahil ang isang paraan ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, marami yung ginagamit na pamamaraan upang tayo po ay malinlang. Pero kung tayo po ay laging nananalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay laging lumuluhod, mga minamahal. Hallelujah. Numanalangin, nakikipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nagsusumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hindi po magkaroon ng pagkakataon ang kaaway upang tayo po ay linlangin niya, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya minsan, mga minamahal, hallelujah, kung ang kaaway, wala na siyang mahanap na paraan, mga minamahal, upang tayo ipinilangin, minsan ang ginagamit niya,
Hallelujah, yung ating pong kapwa mananampalataya, mga minamahal. Amen. Kayo po'y nagkakaroon na ng doubt, mga minamahal. Pag ating pong nakita ang ating pong isang kapatid sa pananampalataya, iba ang mali ang kanyang ginagawa, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, minsan binubulungan ng kaaway. Minsan sinasabi niya, tignan mo yung kapatid mo na yan. Hallelujah. Matagal na yan sa paglilingkod. Pero bakit ganyan ang ginagawa niya? Amen. Hallelujah. Pero kung ating pong pakikinggan ang sinasabi ng kaaway, mga minamahal, tayo po ay malilin lang, mga minamahal. Kung kulang po tayo sa panalangin, mga minamahal, hallelujah, ating pong maririnig yung bulong ng kaaway. Pero kung ating pong mga minamahal, tayo po ay mananampalataya, mga minamahal, mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, hallelujah, yung ating pong mga pandinig, tatakpan ng ating pong mahal na Panginoon upang hindi marinig yung bulong ng kaaway. Yung ating pong mga mata, mga minamahal, tatakpan ng mahal na Panginoon upang hindi po natin makita yung mga bagay na makapagpapatisod sa atin. Amen, hallelujah, hallelujah. Bibiglan tayo ng ating pong mata, mga minamahal, na laging nakafocus sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, hallelujah. Kaya lagi tayong manalangin walang patid, mga minamahal. Hallelujah. Kung nagtatrabaho tayo, manalangin tayo sa ating pong mahal na Panginoon, dahil hindi naman po sa isang lugar lang tayo manalangin, mga minamahal. Hindi lang po dito sa lugar na ito. Kahit saan pwede tayong manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Habang tayo po nagdadrive, pwede tayong manalangin, mga minamahal. Umawit tayo ng papuring awitin sa ating pong mahal na Panginoon. Hallelujah. Gamitin natin yung technology, mga minamahal, upang makapagpuri sa ating pong mahal na Panginoon anumang oras. Amen. Hallelujah. Habang nagdadrive, i-play natin yung music, mga minamahal. Mga papuring awitin sa ating pong mahal na Panginoon. Mga YouTube, mga minamahal. Hallelujah, na nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Habang tayo nandun po sa kwarto, mga minamahal, pwede tayong makinig ng mga testimony ng ating pong mga kapatiran upang tumatag yung ating pong pananampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag yung technology ang mag-control sa atin, mga minamahal. Amen. Dahil isa yan sa mga bagay na ginagamit ng kaaway upang tayo po ay mawala sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mawala yung focus natin sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, tayo po ay lalong magpakainit, mga minamahal. Hallelujah, sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sabi ng Ephesians, mga minamahal, hallelujah, chapter 6 verse 10, mga minamahal, hallelujah, hanggang 17, na atin daw pong isuot, mga minamahal, hallelujah, yung armor, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, armor of God, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Upang tayo po ay hindi malinlang ng kaaway, hindi po tayo maisahan. Amen, hallelujah. Isuot natin yung helmet, mga minamahal. Hallelujah, upang anumang ibato sa atin ng kaaway, mga minamahal, bulong ng kaaway, hindi natin marinig, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Isuot natin yung breastplate, mga minamahal. Hallelujah, upang yung ating pong mga hindi po tayo maging sensitive sa mga bagay-bagay, mga minamahal. Hallelujah. At lagi nating basahin ang banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay ma-remind palagi sa salita ng ating pong mahal na Panginoon. Ating bubulay-bulayin palagi ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit na minsan ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay masakit. Masakit pakinggan, mga minamahal. Hallelujah. Pero tanggapin natin, mga minamahal, dahil yan po para tayo po ay matuto, mga minamahal. Amen. Para sa ating ikabubuti ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang mas lalo tayong tumibay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At atin na pong basahin yung ating pong huling verse, mga minamahal. Hallelujah. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Amen. Hallelujah. Maganda po ang ating pong manunugtog, mga awit. Amen. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Amen. Praise the Lord. Ito na po yung ating pong huling verse, mga minamahal. Praise the Lord. In the first epistle of Paul to the Thessalonians chapter 5, verse 6. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Amen. Dito sa mga taga Thessalonica, kapitulo 5, versikulo 6. Huwag nga tayong magtulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y magpuyat at magpigil. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang sabi mga minamahal, hallelujah, huwag tayong mga tulog gaya ng iba, kundi tayo'y magpuyat at magpigil. Amen. Praise the Lord. Sabi na sa English, mga minamahal, therefore let us not sleep as do others,
But let us watch and be sober. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil ang iba, mga minamahal, bumilang na ng mahabang taon, mga minamahal. Hallelujah. Sa paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Pero sila po ay natutudog. Hallelujah. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay matagal na naglilingkod, tayo po ay sigurado na tayo sa langit, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, huwag tayong matutulog gaya ng iba. Dahil marami na po, mga minamahal, mga kapatiran. Hallelujah. Sila po ay natutulog sa paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Sila po'y tumatalikod sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sila po'y nalinlang ng kaaway. Amen. Hallelujah. Pero kung hindi tayo mag-iingat, mga minamahal, isa tayo sa malilinlang din. Amen. Praise the Lord. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo'y laging magpuyat at tayo'y magpipigil. Amen. Pigilan natin ang ating pong sarili na maggumawa ng mga bagay na hindi po kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Alam na natin mali, huwag na natin gagawin, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Pigilan natin ang ating pong sarili. Halimbawa, mga minamahal, mga kaibigan natin, niyayaya tayo, mga minamahal, mag-happy-happy, punta sa, halimbawa, dyan sa mga club, mga minamahal. Alam na natin masama yan, huwag na po tayong pupunta dyan, mga minamahal. Amen. Pigilan na natin ating pong sarili, mga minamahal. Amen. Dahil kung hindi natin pipigilan ang ating sarili, tayo po'y sasama dyan, mga minamahal. May malaking chance na tayo po ay mapapabilang na sa kanila, mga minamahal. Hindi po biglaan, mga minamahal. Dahan-dahan po yan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ng banal na kasulatan, magpipigil tayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kung alam natin hindi maganda, mga minamahal, huwag po na natin gagawin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At lagi po tayong magpupuyat. Amen. Praise the Lord. Hindi ibig sabihin, huwag po tayong matutulog. Hallelujah. Physically, mga minamahal, hindi po, huwag po tayong matutulog sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dapat lagi po tayong gising, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Masalo tayong magpakainit dahil malapit lang magbabalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal katulad ng iba. Amen. Kundi, mga minamahal, ating pong gagawin, mga minamahal, habang may gawain, mga minamahal, bigyan natin ito ng halaga. Pag may pagkakataon tayo, dumalo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag po nating gagayahin yung iba, sabi ng banal na kasulatan. Bakit, mga minamahal? Dahil alam natin, malapit nang magbabalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Anytime babalik ang ating pong mahal na Panginoon, paano na lang, mga minamahal? Hallelujah. Meron naman tayong pagkakataong dumalo, hindi naman tayo dumadalo. Amen. Hallelujah. May pagkakataon naman tayong pumunta sa banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah. Mas inuuna natin yung mga kalayawan sa buhay, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Hallelujah. Lagi nating bigyang pansin, mga minamahal, bigyang halaga ang pagdalo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At kung tayo nandito, mga minamahal, hallelujah, wala tayong ibang gagawin kundi mag-focus lang tayo sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang dyan na lamang po, mga minamahal, ang ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.